tinatanong ko yung enforcer, sabi niya siya, nagbaba po ng bitana, sinabi po nila, nandun yung principal. So nakita mo ba? So ngayon, nagkakaroon ng cloud of doubt, maka hindi niya nga nakita. Hindi niya personal nakita. So something that we will investigate. Inaalam na ng Metropolitan Manila Development Authority ang detalye hinggil sa nangyaring operasyon kaninang umaga ng kanilang mga tauhan sa EDSA busway. Sinasabing nahuling pumasok sa bus lane ang convoy umano ni Senator Bong Revilla Jr. Ayon kay MMDA Special Operation Task Force Chief Edison Bong Nebrija, base sa impormasyon na kanyang natanggap mula sa kanilang enforcer, sinabi nito na nasa loob ng nahuling sasakyan ang senador. So ngayon, sabi niya, Sir Bong, may yung convoy po na pinaparan nyo kanina, kasi may dumaan eh. So pinaran namin sa busway. Yung pinaparan nyo pong convoy kay Senator Revilla. Sabi ko, nandiyan ba si Senator? Yes, sir. Then let him go. Sinasabing nagkataon kanina na may kasamang media si Nebrija, kaya't lumabas ang impormasyon hinggil sa insidente. Pasensya po, Senator. Hindi po namin intensyon nyo na siraka. Just that it was the your name that was mentioned, no? Kaya nga, ipapind out po namin. Nandito po sa amin yung mga plate namin kung kanino po nakarehistro yun, bakit ginagamit po yung pangalan nyo. Sa ngayon ay pinagsusumiti na ng incident report ng MMDA ang traffic enforcer na nangharang sa nasabing convoy. At iimbestigahan po natin kung ano yung talagang nangyari dito at bakit na-identify si Senator Revilla as the owner or passenger noong vehicle na na-apprehend. Dahil nga sa report naman po ng ating tao, number 8 po yung plaka. Ang senador naman po ay number 7. Bagamat hindi kasama ang mga congressman at senador sa pinapayagang dumaan sa EDSA busway, paliwanag ng MMDA, may mga pagkakataon na pinagbibigyan na ang mga ito kung kasama mismo ang mga mambabatas sa loob ng sasakyan bilang kortesiya. Kasi makikita po natin, government marked vehicle, di ba? Pinapayagan din naman natin. Diba? Ang sa akin lang, again, these are judgment call on my part. Pag nandyan yung senador, pupunta ako, may meeting ako, may committee hearing ako, what would I do? Diba? So hindi, huli kita kahit senador ka. I'm not like that. Samantala, handa naman ang MMDA na humingi ng paumanhin kay Senator Revilla sakaling mapatunayan na talagang may pagkakamali sa panig ng kanilang mga enforcer. Siguro kung malaman natin kung sino talaga yung sakay and ano, obligasyon po namin na mag-apologize kay Senator Revilla at i-clear po yung name niya regarding this incident. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.